Welcome to Church of God, City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po! Good morning po! Pwede bang babati po ng inyong katabi ng Happy New Year? At good morning din po and Happy New Year po sa mga kasama po natin sa ating online service. We're blessed to have you with us this morning. And I believe po the Lord has been faithful to us po noong nakaraang taon. Amen po. At sa darating po na taon po, itong taon po, ito ang Panginoon po ay patuloy na magiging faithful po sa ating mga buhay. Amen ba din, church? Sabi po sa kanyang salita, let everything that has breath praise the Lord. Kaya ngayong umaga, pwede bang pagbigyan mo ng papuri ng pagsamba ating Panginoon? Can you give your best clap offering to Jesus? Hallelujah! Can we sing? Prince of Peace, Eternal Lord of Glory, Mighty God, the Everlasting King. Reign in glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you are worthy of our praise. Pwede ba awitin mo sa Panginoon? Prince of Peace, Eternal Lord of Glory, hey! Mighty God, the Everlasting King, reign in glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you worthy of our praise. Can you wave your hands for the Lord? Jesus, you are glorious. You are victorious. You conquered death, hell and grave. So with one voice we offer praise and give you the glory to your name. Pero ba minsan pa? Prince of Peace, Eternal Lord of Glory, Mighty God, the Everlasting King. You reign in glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you are worthy of our praise. We sing, Jesus, you are glorious. Can you declare, Jesus, you are victorious. You conquered death, hell and grave. So with one voice we offer praise and give you the glory to your name. Can you sing to Jesus? Jesus, you are glorious. Yes, you are Jesus. Jesus, you are victorious. Can you sing? You conquered death, hell and grave. So with one voice we offer praise and give you the glory to your name. Can you declare? You are glorious. You are glorious. You are glorious. Come on, church. Can you give him praise? Hey! Can you clap your hands a little higher like this for the Lord? We sing, our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Can you sing, able to save and deliver us? We put our hope in your name, Jesus.
Can you declare blessing? Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Can you sing hallelujah? Hallelujah. Oh God, I sing to you. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. There's nothing to fear, you are here with us. Woo! We put our hope in your name, Jesus. Can you sing blessing? Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. Yours, yours forever. Steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns free. Can you declare our God is in control? Pwede mong samahan ng kamay. Steadfast, unmovable. Hey! Nothing's impossible, 'cause our God reigns free. Just lift your hallelujahs. Hallelujah. Our God reigns. Sing hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Our God is in control. Steadfast, unmovable. Cause our God, can you declare, our God is in control, steadfast, unmovable, nothing's impossible, 'cause our God reigns. Whoa, 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 can you dance to the Lord? Hallelujah, dear God. Narito kami sa iyong simbahan, Panginoon, nagpupuri at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, dear God. Hallelujah.
up in this place. Wala kaming ibang pangalan. Itinataas kong hindi ang pangalan mo. So Lord God, us, just allow us, Lord God, to worship you for who you are, for what you have done in our lives, for you are worthy. You are worthy. Hallelujah. Can we sing? Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. Your name still, call the sea to still, the rage in me to still, every wave. At your name, can you sing? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Can you sing, breathe, breathe? Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise. Sing, breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Can't you sing the name of Jesus? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Ooh, oh, 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 Jesus. Sing your name. Jesus, your silence fear, oh Jesus.
Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Exalted. Sing! Be exalted. Yes!
get higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted, higher and higher. Start to pour out your worship. Start to pour out your thanksgiving. Start to pour out your praise. He is good. He is good. He is faithful. He is good. Hallelujah. Oh God, yes you are. Oh, oh God, we worship you. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po, bigay po tayo ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahil sa Kanyang kadakilan, sa Kanyang kabutihan, na ngayong unang Sunday, narito tayo sa Kanyang tahanan, sama-sama na nag-worship sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na makapagpahayag, Lord, ang pasasalamat, pagpupuri, Lord God, at pagsamba sa iyo ngayong unang Sunday nito, Panginoon, sa bagong taon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin. Salamat, Panginoon, God, sa iyong pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po, O Diyos, ang marapat tumanggap ng lahat ng karangalan. Ikaw ang nag-iisang makapangyarihan, kataas-taasan, kabanal-banalang Diyos. At ikaw ay kasama namin ng Lord, ang iyong Spirit, ang iyong presence, ang iyong glory. Ay narito, Lord, bumaba sa aming kalagitnaan. God, we acknowledge your presence and we worship you. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tanggapin mo po, O Diyos. Hindi lang, Lord, ang aming mga awitin, hindi lang ang pagtaas ng kamay, hindi lang ang pagpalakpak o pagsayaw sa iyo, kundi Lord, ang aming katawan na ito, iyahandog sa aming pagsamba sa iyo. Tanggapin mo po kami, Panginoon. Hallelujah, pagharian mo ang puso namin. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I believe mayroon pong mas mainam na palakpak na para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya po salamat. Sige po, kayo po ay makakaupo sa presence ng Lord. So, maligaya, masagana at mapayapang bagong taon po sa inyong lahat. At nawa po sa taon na ito, ang pabor ng Diyos ay mapasa atin, mapasa ating pamilya at sa ating church. At ako po, I'm so honored po na makatayo sa inyong harapan para po mag-share ng Word of God sa unang Sunday sa taon po na ito. At ngayong umaga ay mag-share po ako sa inyo sa message entitled na New and Blessful Beginning. And please samahan niyo po muna kung minsan pang dumulog sa Panginoon sa isang maikling panalangin at ating po itelega sa Diyos ang time po na ito ng sharing ng Kanyang banal na salita. Aming Diyos, minsan pa po kami lumalapit po sa iyo at salamat nga sa pagtanggap mo sa aming handog na pagsamba sa iyo ngayong umaga. At ngayon, Lord, kami po ay makikinig sa iyo.
At pagpalain mo po, Lord, ang time na ito ng sharing, preaching, Lord, and hearing of your word. And we ask, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang manguna po sa moment po na ito at mabigyan ka namin ng parangal. Bigyan mo po kami, Lord, ng bukas na pandinig, Panginoon, tenga at puso upang amin pong matanggap at maunawaan ang nais mong impart sa amin ngayong umaga. Muli, Lord, marami pong salamat at ito po ay prayer again in Jesus' name. Amen and amen. Isa pa po ang papuring palakpak sa ating Panginoong Jesus na napakabuti po sa atin. Amen. Kahapon po ay nag-send po ng text message ang PLDT na may ganito pong nakasulat. Start 2024 strong with strong Wi-Fi. Yan. So mga naka-PLDT po na may Wi-Fi, sige po, naka-receive kayo ng ganyan text message. Now, sino po sa inyo ang may gusto na ang panimula ng bagong taong ito ay maging strong at puno po ng pagpapala ng Diyos? Diba? Gusto po natin yan. Amen? So, kailangan ay simulan po natin ng tama. Pwede bang sabihin mo yan sa iyong katabi? Simulan natin ng tama. Yan. Diyan po tayo magsisimula. Tama ang ating panimula at maging strong ang relationship po natin sa Panginoon. Yun po ang kailangan po natin. So, kung hindi po pala magiging maayos at ang ating relasyon sa Panginoon ay pwede hindi natin maranasan ang mga pagpapala ng Panginoon na dapat ibuhos po sa atin sa taon po na ito. So again, new and blissful beginning. Pag sinabing blissful, it is marked with a sense of peace, meron pong contentment, meron pong joy, at iba pong mga magaganda pang mga bagay. Now, how do you look at this new year 2024? Exciting ba? Challenging? And what do you see? What do you perceive sa taon po na ito? Bagamat panimula pa lang po ngayon ng taon, pero maganda po na meron tayong nakikitang magandang mangyayari sa buong taon po na ito. And that's our faith. Yun pong whether may nakikita tayong magandang mangyayari o walang nakikitang magandang mangyayari, yun po yung expression ng ating pananampalataya. So, what do you expect, no, bago matapos ang taon na ito? Meron ka bang ine-expect? Kung meron kang ine-expect na mangyayari, ano ang bagay na inaasahan mo na mangyayari sa taon na ito? Sa buhay mo, sa family mo, sa career mo, sa trabaho mo, negosyo, and so on. So, mabuting bagay na meron po tayong ine-expect na blessings from the Lord, pero higit pong mainam kapag po ang ating inaasahan ay yung saved souls sa taon po na ito. Sabihin mo nga yung mga salita na ito, saved souls. Ano po ibig sabihin niya? Na meron tayong inaasam, meron tayong goal, meron tayong tinatarget na inaasahan natin mangyayari, na meron tayong maaabot ng mga kaluluwa. Especially mahal natin sa buhay, kaibigan natin, kapamilya natin, kamag-anak natin, na gusto nating makakilala sa Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So maganda pa na sa taon na ito, sa panimula ng taon, ay nakaset sa mind natin yung mga tao na ito na gusto nating madala sa Panginoon at inaasahan natin sa taon na ito, makakakilala sila sa Panginoon. So maganda na hindi lang ang paplanuhin natin ay ang mga bagay na sa material na bagay, wala namang masama po doon. But ang point ay mayroong isang mahalaga pang bagay na huwag nating makaligtaan, na sa mga plano natin meron tayong aabuting mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Especially nga kung ito ay mahal natin sa buhay. Kasi bagong taon, di ba? Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw, at muli bagong expectation. So, how to start this year right? Paano ba natin ito sisimula ng tama? And magsishare po ko sa inyo ngayong umaga ng tatlong mga bagay, buhat po sa tatlong salita o mga salita na ito. Number one is reflect, expect, connect. Pwede bang sabihin niyo po ang tatlong salita na ito? Reflect, expect,
connect. So, yan po yung ating papasadahan ngayong umaga. And ito po yung tatlong bagay na mahalaga po sa atin para maging meron tayong maayos na tinatakbo sa taon po neto ng 2024. So, umpisahan po natin sa number one. Reflect on what the Lord has done through this past year. Ano ba ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo? At maganda po na maatin pong salaminin ang mga bagay po na ito. Sabi po ng salita ng Panginoon, samahan niyo ko in Psalm 103 verse 2, it says, "Let all that I am praise the Lord." Lahat ng meron sa akin, bawat kasukasuan ko ay magpuri sa Panginoon, or lahat ng bagay na meron ako ay gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. May I never forget the good things He does for me. Nawa ay hindi ko makalimutan, hindi mawala sa aking isipan ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa akin. Meron bang sa palagay mo ba sa taon na nakaraan, 2023, may mga magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa iyong buhay? Sige nga po, taas po ang kanang kamay na magsasabing may mga gandang bagay na ginawa ang Diyos sa kanilang buhay, sa inyong buhay. Amen? So lahat po tayo makapagsabi. At yun po sinasabi ng salita ng Lord, naway huwag nating makalimutan yung mabubuting bagay na yan na ginawa ng Diyos sa atin. So ang pag-remember sa mga ginawa ng Diyos sa atin, ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement and strength sa kasalukuyan. It empowers us to move forward and it helps us to move on. Yun pong pag binabalikan po natin yung mga ginawa ng Diyos. Ito po ang magandang baon natin sa bagong taon na ito, 2024. Remembering what the Lord has done. His goodness, His faithfulness in our life, in our family, in our church in the past. So, kay gandang alalahanin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon, lalo na po yung mga times na kung saan ay nag-fail tayo. Yun pong nagkasala tayo, nadapa tayo, ngunit ipinakita pa rin ng Diyos that He is good, that He is loving, He is forgiving, na po He is faithful and graceful sa atin. Di ba, ang gandang balikan po noon. Para bang pag binalikan po natin ang mga pagpapala ng Diyos o ang kabutihan ng Diyos dahil mabuti ang ginawa mo, okay din po yun. Pero yung sumablay ka, yung palpak ang gawa mo, pero mabait pa rin ang Diyos sa'yo, pinagpala ka pa rin, nagkasala ka, pinatawad ka, di ba? Ang sarap balikan, nung napakadakila mo talaga, napakabuti mo, nakasurvive ako. Diba? Yun po yung lalahanin natin. Huwag nating makalimutan, I mean, ang mga bagay na ginawa ng Diyos. So, kay gandang alalahanin po, uli po ang kabutihan na at katapatan ng Panginoon sa ating buhay. So, huwag na po natin baunin yung mga regrets natin in the past. Ano po? Let's move forward po with new and positive perspective. Dama, kung may mga failures, sino po sa inyo ang mga nakaranas ng failures sa taon po na ito? Kasi nga po, taas muli ang kanang kamay. So, ang dami kong kasama. Hindi lang po kayo, kasama po ako doon. So, kung meron po tayong mga failures sa nakaraang taon, okay lang yun. Sabi mga sa katabi mo, okay lang yun. Basta may natutunan po tayo sa failures po natin. No, madalas po nating sinasabi po yan. Kasi yung natutunan mo sa failures mo, yun yung baunin mo, no, sa pagpasok po nito ng bagong taon. So learning from failures, ito daw po ay katulad ng springboard na tumutulong po sa atin para tayo po ay iangat, para po sa maabot po natin yung mga tagumpay. And so gamitin mo ang iyong failures bilang tulad ng hagdan o mga baitang para maakyat mo o maabot mo ang iyong tagumpay. So I believe ito pong taon na 2024, ito po ay taon ng big challenges. Pwede bang sabihin mo ang mga salita nito? Big challenges. Pag may sinabi natin big challenge sa buhay natin, parang ayaw natin yan. Ayaw natin ng mga hamon. Ano? Gusto natin kung pwede smooth lang lahat. Pero hindi.
Ako po, ulitin ko po, ako po yung naniniwala sa, especially sa church po natin, ang taon na ito ng 2024 ay year ng big challenges, pero ito rin po ay taon ng mga, ng great and new things and favor from God. Naniniwala ka ba doon? Na baka maranasan po natin ang mga dakilang bagay, great things, kailangan po nating harapin ang mga challenges. Ang mga bagay po na ito ang makatutulong po sa atin para lalo tayong maging strong at dito po natin makita ano po ang pagtatagumpay sa pagharap po natin sa mga hapon ng buhay. Kasi wala pong tagumpay kung walang labanan. Naniniwala ka ba doon? So ang tagumpay, especially sa mga atleta, yan po ay nakakamit po nila sa kanilang pakikipag, paligsahan o pakikipag laban. Now, sila po ng mga tumatakbo o umaatras sa laban, sila po ay umaatras sa mga challenges ng buhay, sila po yung mga walang courage, ano po, and ang nakikita po lagi nila ay ang defeat, hindi po ang victory sa mga hamon at laban ng buhay. Yung bang pag nahirapan, nasaktan, ano ka ganito gawin? Ayaw na, alis na, ano po. Alam niyo po ba na ang Diyos ay ayaw ng duwag? Naniwala ba kayo doon? ang Diyos ay gahanap ng matapang. Tingnan mo natin, yung pong, kasi namin duwag, yung takot humarap sa laban at mga challenges ng buhay. In Judges chapter 7, ito po yung si Gideon ay tinawag ng Panginoon para po kanyang pangunahan ang mga Israelita para po malupig yung mga Midianites na nag-overpower po sa kanila. And so mahaba pong proseso, ano po, nakipag-usap po ni Gideon sa angel ng Panginoon. But i-jump ko na po dito sa chapter 7 verse 3. Ito po yung account na kung saan ay nakatipon po si Gideon ng more than 30,000 ng mga warriors, Israelite warriors, para po kalabanin ang mga Midianites. And then, ito po yung sabi ng Panginoon kay Gideon in verse 3. Therefore, tell the people, whoever is timid, pag sinabing timid, ano ba yan? Yung walang self-confidence, wala pong, o kulang sa determination, kulang sa tapang, ano po? Whoever is timid and, or afraid, may leave this mountain and go home. Kung sino sa mga warriors na yan, yung takot, lumaban. Bagamat papunta na po sila sa laban. Okay? Nasang bundok na po sila eh. Papunta sa kalaban. Pero sabi ng Panginoon, kung sino, yung mga takot, huwag nang tumuloy sa laban at umuwi na sa kanilang tahanan. Sabi po ng next sub-verse ay, so, 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who are willing to fight. Sabi mo nga, willing to fight. Alam niyo ba na kahit po yung mga Israelite na ito ay armed sila sa pakikipaglaban, excuse me, unang-unang preaching, napiyok ka agad sa taon na ito. Bagamat armed sila sa pakikipaglaban, pero nakita ng Panginoon yung kanlaman ng kanilang puso. Na marami sa kanila ay takot. Hindi willing na lumaban. Kailangan lang nilang sumama sa pakikipaglaban, pero hindi sila willing. So ang Panginoon, ang gusto lang niya, yung willing to fight. Kaya itong sabi ng Panginoon, sinong takot? Umuwi na. At 22,000 ang umuwi. Mahigit sa two-thirds ang hindi na tumuloy sa laban. So, alam niyo ba na maraming Kristiyano ang takot humarap sa mga laban at hamon ng buhay? Gusto lang nila yung sila nasa kanilang comfort zone, yung easy-easy lang ang buhay, pa-relax-relax lang. Ang gusto lang nilang mapakinggang mensahe ay yung maganda sa kanilang pandinig. Ayaw din nilang dinideal ang kasalanan sa kanilang buhay. Ayaw din nila ng prayer and fasting. Mga bagay na kung saan may hamon, may laban, ayaw nila nun. Ano? Now, ang Panginoon po, naghahanap po daw po siya ng mga lalaki at babae na willing to fight. Pakisabi mo nga muli ang mga salita nito. Willing to fight. Willing to fight the great challenges of life.
So, paano ba tayo magiging matapang? Okay? Sa pagpasok na ito, sa taon na ito, na ngayong panimula ng taon, January, paano tayo magiging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay sa taon po na ito? So, buhat po sa point number one na ating tinatalakay, remember what the Lord has done. Yun yung hugot ng ating tapang, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa mga battles natin sa nakaraan. Doon tayo huhugot. Anong ibig sabihin yan? Tandaan po natin, kung ang Diyos ay naging tapat at mabuti sa atin sa nakaraang taon, magiging tapat at mabuti rin siya sa atin sa taon po na ito. Na kung hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos sa nakaraang taon, hindi rin niya tayo iiwan ni pababayaan man sa taong ito. Yun ang hugot natin eh. Kaya magkaroon tayo ng tapang to fight sa mga challenges ng buhay. The Lord is good and He is good all the time. Kaya mag-reflect from the past and remember what the Lord has done in your life. So ito pong word na ito na remember, hindi po ito conflict o contradict doon po sa sinabi ni Apostle Paul. Gusto kong dalhin lang po muna kayo dito. May sinabi si Apostle Paul in Philippians 3:13. At ito po ang sabi niya doon sa last part. But I focus on this one thing. Ano sabi po niya? Forgetting the past. Ngayon, ang tinatalakay natin kanina, do not forget what the Lord has done. Ngayon ang sabi dito, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So ang tinutukoy po dito na forgetting the past ni Apostle Paul ay yung mga bagay na nakapipigil sa kanya in moving forward, whether yung nakaraan ay good or bad. So kahit magandang nakaraan, pero kung ito daw ay makakapigil, makakahadlang sa paglilingkod pa ni Apostle Paul para magpatuloy pa siya sa gawain, kinakalimutan na lang daw niya. Kasi ano ibig sabihin? Kasi nakagawa na, may nasave na naman, may nadala na naman ako sa Panginoon, nakapaglingkod na naman ako, nakapagminister na naman ako, okay na yon. Relax, relax na lang ako. So yun ang sabi ni Apostle, kahit magandang nakaraan, nililimot ko ang nakaraan na yan. Nililimit ko ang mga bagay para ako ay maka-move forward, para makagawa pa ako para sa Panginoon. Pero kung mabuting bagay ginawa ng Diyos, pag inalala mo, nakikita mo ang kadakilaan, kabutihan ng Diyos, pag naalala mo yun, na-strengthen ka. Kasi ginawa ng Lord sa buhay mo, yun ang sabi ka na, remember or do not forget what the Lord has done. So hindi po yan magkakontra. Yung sinasabi sa kanina, binasa po natin, and then ito po sinabi ni Apostle Paul. Kaya sa taon po na ito, ang ating baunin at dalhin ay reflection on what the Lord has done. Pangalawa ay from the word expect. Expect new and great things from God. Sabi mga word na expect. So magkaroon po tayo ng positive mindset sa taon po na ito. Though ang sitwasyon or circumstance ngayon na ating pinagdadaanan, parang hindi okay, o may pinagdadaanan ka hindi okay, dapat I think positive pa rin po tayo. Always think of possibilities. Bakit? Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi din ni Apostle Paul in Philippians 4:13, ang ganda po sa Amplified eh. Ito pong ginamit kong version kasi inamplify niya yung simpleng mga salita na hango di po sa original meaning. Hindi po siya lumabas. Kasi ang sabi po dito ni Apostle Paul, I have strength for all things in Christ. Sabi mga in Christ. Meron akong lakas para sa lahat ng bagay kay Kristo who empowers me. Anong ibig sabihin nun? I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient
in Christ's sufficiency. Wow! Diba sa simpleng ginamit po na versions ay, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero mas maunawaan po natin, di ano bang ibig sabihin ng I can do all things through Christ? Kasi tayo'y na kay Kristo. Tayo'y may kaugnayan kay Kristo. At meron daw siyang ini-infuse, may nilalagay po sa atin na inner strength, kalakasang pangloob upang maharap po natin ang mga bigat na laban. And we are sufficient kay Kristo sa sufficiency na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. So to experience new things from God, we need to depend on Jesus and His words and expect new things from Him. Magandang meron tayong inaasahan. At para maranasan daw po natin to, para mangyari sa atin, kailangan natin magdepende kay Jesus at sa Kanyang salita. Doon ang hugot po natin eh. Yung kaya sinabing in Christ o through Christ. So, yun pong, naniniwala ka ba na God can do great things in you and through you? Na ang Diyos ay makakagawa ng mga dakilang bagay sa iyong buhay at sa pamamagitan mo. Magagamit ka ng Panginoon. So kailangan lang po natin magdepende kay Jesus Christ at sa sinasabi ng Kanyang salita. I-obey lang po talaga natin po yun. Hallelujah. So expecting from God, hindi po ito nangangahulugan na wala tayong gagawin. So to expect new things, we need to do new things. Sabihin mo nga sa katabi mo, we need to do new things. Kung wala tayong bagong gagawin o itatanim, eh wala tayong bagong aanihin. Sabihin, kung sa taon na ito, sa ngayong pasimula ng taon, ang gagawin natin ay tulad pa rin ng mga dati nating gawa, same result. Hindi ka pwedeng mag-expect ng bagong result. So kung gusto mo ng bagong result, may bago tayong gagawin. Gusto mong may bagong gagawin ng Panginoon? Mayroon tayong bagong gagawin para sa Kanya. Hallelujah. So, kaya't sa pasimula po ng taon na ito, napakahalaga na simulan natin ng tama. Pakisabi muli at sa kayong katabi, simulan natin ng tama. Right perspective, right motivation, right attitude, and right actions. Paano? So, pasok po tayo sa point number 3. Connect. Pakasabi mga word na to, connect. Connect and commit to the principle of Jesus. Pakasabi mga word na to, principle. So, let's make our lives connected and committed to the principle of Jesus. So, ano ba ang itinuro ni Jesus na principle para sa ating daily living? In Matthew 6:33, alam ko pong familiar na po kayo dito, memorize possibly na po ninyo ito. Samahan niyo kong muli at basahin po natin sa New Living Translation. It says, sabi ni Jesus, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need." So, sabi ko kanina, ang verse po nito ay bugbog na, no? Paulit-ulit na natin nababasa, napapakinggan, na posible nga pong memorize na natin kahit hindi natin minememorize. Dahil sa kadalasan po natin ito napapakinggan. Pero ang tanong po dito ay ganito, naipapumuhay ba natin yan? Yun po malaking tanong. Alam niyo po ba na walang halaga sa ating buhay at sa Panginoon ang ating alam na salita ng Diyos kung hindi natin to nilalagay sa action? So, connected and committed ba tayo sa principle na ito na ibinigay ng Panginoon? Sa pasimula pa ng araw ay yun ang ating tinatayuan. Yan ba ang ating ginagawa sa pasimula ng araw? So ito po yung principle. Gusto mo nang magtagumpay, gusto mo maging maayos ang buong araw at susunod ng mga araw, panahon,
Gusto natin maging maganda, pinagpala ang taon na ito, may principle na binigay ang Panginoon. So we need to connect and to commit sa prinsipyo na ito na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang tanong po dito ay, ginagawa ba natin ito? Are we really seeking the kingdom of God above all else? And are we living righteously? Matama ba? Malinis ba yung ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon? O baka sa mind lang natin that we seek God above all else and that we live righteously. Pero walang godly action. Kasi sabi po sa James chapter 1 verse 22, but don't just listen to God's word. Mabuti po yung nakikinig ng salita ng Diyos, pero huwag daw po tayong maging tagapakinig lang. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Marami po mga Kristiyano ang unaware that they are fooling themselves and are missing great things from God because they are missing saan? Yung seeking God first. Natatangay po tayo ng iba't ibang mga gawain, abisihan, at alalahanin sa buhay. Alam niyo po ba ng ating commitment, ito po ay sinusubok. Pag tayo po ay nag-commit sa Panginoon, yes Lord, gagawin ko yan, mga bagay na yan, tinetest po yan. At isa ang kadalasang testing na naranasan po natin, especially kapag ito ay paggawain para sa Panginoon, ipag spend ng time sa Panginoon, bibigyan tayo ng kabisihan. Mga iba't ibang mga alalahanin sa buhay. Pagdating ng mga bagay na yan, anong uunahin mo? Sinusubok yun. Commitment po natin. Kung tayo ba'y mag-obey sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya dapat po ay alam po natin ang bagay po na ito na tayo'y susubukin sa bagay po na yan. Kaya pagdating ng testing, ay hindi po tayo mako-quote unaware. Kumisan po o kadalasan ay nagagamit po ng Diablo ang ating kabisihan para hindi natin mauna ang Diyos. Alam po ng Diablo na kapag inuna natin ang pagharian tayo ng Diyos, no? Alam po ng Diablo that when we seek the kingdom of God first or above all else, good things and blessings will follow us. Alam po niya yun. At yun po yung kanyang strategy sa atin. O, ang isa po, ang unang strategy ng enemy sa atin at the start of the day ay ano po? Ay yung huwag nating unahin ang Diyos. At huwag tayong mamuhay ng tama. Yun po yung kanyang strategy. Ang priority po ng Diablo ay hindi po yung harangin ang blessings ng Diyos papunta sa atin. Pwede mo maulit po yun? Ang priority ng Diablo ay hindi po harangin ang blessings ng Diyos papunta sa atin, kundi ang pigilan tayo o iiwas tayo sa pag-prioritize sa Diyos at pamumuhay ng tama. Alam po ng Diablo, kapag inunan natin ang Diyos, napagharian tayo ng Diyos at namuhay po tayo ng tama, hindi po niya mapipigilan ang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya pag yun po ang kanyang nadali sa atin, hindi wala tayong time kay Lord. Petiks-petiks na siya. Alam niya ang blessings ng Lord. Yun dapat mangyari sa iyo na magandang bagay, pigil na yun.
Kasi ang sabi ng Panginoon yun eh, kapag ginawa natin ang principle na yan, and all these things, all your needs, the blessings that you need shall be added to you. Hindi mo nahanapin eh. Kusang ibibigay yun ng Diyos sa iyo. Pamilyar po ba kayo sa dagdag bawas? Especially kung election. Pagkabitin po natin ngayon, hindi lang sa election. Okay? Pag didagdagan mo ang time mo kay Lord, mababawasan ang iyong mga alalahanin at problema. Ngunit kapag binawasan mo ang time mo dapat kay Lord, madadagdagan ang iyong mga problema. Ganun lang po yung kasimple. Kaya nagbigay ng principle si Jesus sa kanyang mga anak. At kanino ibinigay ni Jesus ang principle na yun? Matthew 6:33? Sa mga disciples, sa mga believers. Hindi sa non-believers. Kasi hindi kayang gawin ng non-believer po yun. So alam po ng Diablo, matik na po yun, pigil na, harang na ang blessings ng Panginoon kapag po hindi natin inuna ang Diyos at hindi tayo namuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya, sa ulitin ko, kaya po si Jesus, ano po, dahil sa concern po niya sa atin, pagmamahal niya sa atin, binigyan po niya tayo ng very beneficial na principle. Ano po yun? Ulitin natin. Seek the kingdom of God above all else and live righteously. Kailan yun? At the start of the day, not at the end of the day. Sabihin mo nga yun, sa pasimula ng araw. Ayan, hindi sa huli ng araw. So bago po tayo magpakapagod sa mga gagawin natin sa buong araw, pwede maulit ko po yan, no? Bago tayo magpaka-busy, bago po tayo magpakapagod sa mga gagawin natin sa buong araw, magbabad muna tayo sa presensya ng Diyos sa pasimula nga ng araw. Huwag mong ibigay sa Diyos ang tira. Ibigay mo sa Kanya ang una. Pag inuna natin si Lord at namuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban, hindi tayo pagkukulangin ni Lord sa mabubuting bagay. Can you say amen? Kasi si Lord ang source ng lahat ng mabubuting bagay. Sabi sa Psalm 103 verse 5, yung unang bahagi ng verse, He fills my life with good things. Diba? Sarap namnamin po noon. God fills my life with good things. Paano nangyayari yun? Kapag siya ang inuuna natin. Pupunuan niya ang buhay natin ng mabubuting bagay. So ano-ano ba yung mabubuting bagay? Magbigay lang po ako sa inyong ng ilan. Number one, nade-develop po ang ating relationship sa Diyos. Mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Mas lumalali, mas nagiging closer tayo sa Panginoon. Pangalawa, nade-deepen ang po yung roots of our faith. Tumitibay, lumalalim, tumitibay po yung ugat ng ating pananampalataya sa Panginoon. Disperse worries in our minds. Diba? Ang daming mga alalahanin sa isip eh. Diba? Mga bayarin, mga gagawin, and so on. Naalis to yung mga alalahanin na yan kapag inuuna natin ang Panginoon. Direct our path. Tulad po ng sabi sa Proverbs 3, 5-6, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Igagay tayo ng Panginoon sa tamang landasin. Hindi tayo mamamali sa desisyon. Number five, nadidiscover natin ang mga bagong bagay. Gusto natin mga bago, makakadiscover pa tayo ng bago kapag inuuna natin si Lord. And number six, ginamit po Tagalog para lahat letter D. Dadaloy ang pagpapala ng Diyos.
At yun po sinasabi sa Matthew 6:33. So ngayon pong January, pag tayo po'y nanalangin, huwag po tayo manalangin para lang sa ating mga pangangailangan, especially personal. Mag-isip po tayo at manalangin po tayo ng mga tao na gusto nating ma-save. Kaya natin po uunahin si Lord, kaya nagbigay din ng principle si Lord sa atin, ang isang dahilan po ay para maidulog po natin sa Kanya yung mga souls na nais nating maabot. Kung ikaw ay may puso para sa mga kaluluwa, you have the mind of Christ. Malaking factor po, ano po, para magkaroon tayo ng heart sa pangangaluluwa, ay yung pag-una natin sa kaharian ng Diyos at mamumuhay na matuwid. Alam niyo ba, pag hindi po natin inuuna si Lord, walang dating sa atin ang pangangaluluwa. Okay lang po ba sa inyo, ulitin ko yun. Kapag po hindi natin inuuna si Lord, hinahanap ang Kanyang kalooban, at hindi tayo namumuhay righteously, walang dating sa atin ang preaching ng winning souls. Yan po ang tema natin ngayong sa PIP, sa vision po natin ng angaluluwa. Kahit po, lagi natin napapakinggan, pangangaluluwa, mag-win tayo ng souls, walang dating sa atin yun. Pero pag inuuna daw natin si Lord, namumuhay tayo ng tama, magkakaroon tayo ng heart for the souls. Kasi yun ang heart ng Panginoon. Kasi kaya po natin uunahin si Lord. Ang sinabi ng pag-una, hindi yung pagkagising mo, pray ka agad. Hindi po yun ang pag-una. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang pagsabing seek first the kingdom of God, hahanapin mo ang Kanyang kalooban. Ano ba ang gusto ng Lord sa buhay mo? Yun. Hindi yun nakukuha sa madali ang prayer. Paspasang prayer, express prayer. No. Nakukuha po yun sa pag-spend ng quality time sa Panginoon. At dun mo makikita ang puso ng Panginoon ay soul. Masave ang mga tao. At kapag ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, yan ay isang napakalaking accomplishment ng iyong buhay. Kaya sa iyong mga plano at goals sa taon na ito, i-include mo yung makapagdala ka ng at least one soul sa Panginoon. Okay lang nga ulit po. Sa iyong mga plano, mga hangarin, goals sa taon na ito, isama mo na meron kang madala at least one soul sa Panginoon bago matapos ang taon na ito. Parang dali lang, no? Isang soul lang sa loob ng isang taon. Parang napaka-easy. Pwedeng easy, pwedeng hindi easy. Kasi hindi naman po madali ang makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ito, ina-spend po natin ng time sa Panginoon eh. Pakikipagbaka sa prayer. Muli po, kapag ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, yan ay napakagandang gift mo kay Jesus. Kasi there's great rejoicing in heaven dahil sa isang kaluluwa na nanumbalik sa Diyos. Sino po sa inyo nagdi-desire bago po tayo magtapos? Sino po sa inyo magdi-desire ng lumaki ang ating church? Diba? Gusto po natin yan. Sino po sa inyo nagdi-desire na mag-double ang ating attendance? Diba? Gusto po natin. Paano ba yun? Paano yung mangyayari? Maraming kaparaanan. Of course, sa biyaya na lang ng Diyos. Pero ang isang simple na magagawa natin, kung ang bawat isa sa atin ay makakapagdala ng isa, doble na tayo. Isa lang. Sa taon na ito, makapagdala ka lang ng isa. Bawat sa atin ay isa. Double tayo at the end of 2024. Kaya meron, maghalaga na i-include natin sa taon na ito, meron akong kaluluwang aabutin. Eh, papaano kung may makapagdala ng dalawa?
tatlo o higit pa. Kailangan natin mag-a-add talaga ng another service o lilipa na tayo sa mas malaking lugar. At yun ang kalooban ng Panginoon sa ating church. So ang puso po ng Panginoon ay madala sa Kanya ang mga taong naliligaw ng landas, ang mga taong nasa pagkakasala, sapagkat mahal sila ng Panginoon at ayaw ng Panginoon na sila'y mapahamak, kundi magkaroon sila ng kaligtasan. So ito po ang challenge po sa atin. Sa pasimula ng taon na ito, let's do something new for the Lord. Something good that will please Him. Something new that will help us grow. Para mag-mature tayo lalo. Ano po? So ano po yung tatlong bagay sa ating pinag-aralan? Reflect on what the Lord has done. Ano po next? Expect. Ano yung expect natin? New and great things from God. At paano yung mangyayari? Kailangan meron tayong gagawin na bago. And number three, ano? Connect and commit sa principle na ipinigay ng Panginoon. Doon lang po tayo. At makita po natin ang 2024. Makakakita po tayo ng mga bago at dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kung ito po ang desire ng puso mo ngayong umaga para sa taon na ito, pwede bang ma-invite ka tumayo? Tayo po ay maghahandog sa Panginoon ng isang awitin bago po tayo dadako sa ating communion. Handogan po natin ang Panginoon ng awitin po na ito. At ihandog po natin sa Panginoon galing po mismo sa ating mga puso. Oh, hallelujah. Oh, we bless you. We bless you, Lord. Hallelujah. 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 This is my desire to so
take every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take. Harapan ngayong umaga, we offer our bodies to you, Lord. We offer our lives, we offer our hearts to you. Tanggapin mo po kami, Panginoon. Hallelujah! At the same time, Lord, tinatanggap ka namin sa aming buhay. Pagharian mo po kami, Panginoon. Your kingdom come and your will be done sa bawat sa amin. Mag-isa family namin, Panginoon, at church po nito. Yeah, Lord, tulungan mo po kami sa panimula ng taon na ito, O Diyos. Gagawin po namin ang tama. O gagawa kami ng mga bagong bagay, Panginoon. Gusto po namin makaranas ng mga bagong bagay din galing po sa iyo. Mga bagay, Lord, na magbibigay ng glory sa iyo. Higit sa lahat, Lord, na mayroon kaming madalang soul or souls sa iyo bago po matapos ang taon po nito, O Diyos. Hallelujah! Tulungan mo po kami, Holy Spirit. Lord, hindi po namin ito magagawa kung kami lang. Kahit i-desire namin, wala kaming power, wala kaming strength para magawa namin ito. But by your grace, Lord, by your help, Lord, mapangyayari po ito. Kaya, Holy Spirit, tulungan mo po. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Okay po, kayo po muna yung makakaupo. At tatako po tayo sa ating communion. Minsan pang lumapit sa Panginoon at atin pong itaas sa Kanya ang ating mga tatanggaping elemento ng banal na hapunan, ang piraso po ng tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng Panginoon na nagkasugat-sugat dahil po sa ating mga sakit at karamdaman. Naging pambayad po yun. At ang kopa na nagsisimbolo ng Kanyang dugo na siyang pinantubos sa ating mga kasalanan. Na ang paalala po ng salita ng Panginoon, every time tatanggapin po natin ito, una, dapat meron tayong matamang relasyon sa Kanya. Pangalawa, ginagawa po natin, nire-remember natin ang dakilang sacrifice, ang buhay ng Panginoon na inihandog para sa atin. Atin po nang ipanalangin, Lord, salamat po sa time na ito. Muli, kami po ay sama-sama na magpartake ng banal na hapunan na ito. Maging kung may mga sa mga online, Lord, mga mag-join ngayon sa pagpartake, pagpalain mo din po sila. At hayaan mo, Lord, sa moment po na ito, ma-please ka namin habang nire-remember namin sama-sama, ikaw mismo, Panginoon, na naghandog ng buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay,
Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tangkapin po natin ang kopa. Okay, pre, makakaupo muna. And bago po tayo magbigay ng ating tithes and offerings, and bago po natin tanggapin ang benediction, may ilan pong announcement. So meron po tayong prayer and fasting. Ito po ay mag-start tomorrow hanggang Friday. And kung kayo po ay available po sa gabi, 7:30 po mag-start, ay punta lang po kayo dito. In person po ito, hindi po ito online. Ayan. So kung kayo po ay available, join lang po kayo. And paano ba yung paano ba mag-fasting? Yun po ay nasa inyo pong desisyon. Kung ang gusto niyong fasting ay isang meal lang, hindi lang kaya kakain ng isang meal, okay lang po yun. Kung gusto nyo ay maghapon, hindi kaya kakain, okay lang po yun. Gusto nyo 5 days, okay din lang po yun. So, lang po ang maluwag po sa inyo. Okay? Kaya nga, gusto po nyo i-commit po yun para sa Panginoon. Now, ang fasting po na yan, hindi lang dahil sa anumang kadahilanan, kundi gagamitin po natin para makapag-spend tayo ng more time sa Panginoon in prayer. Ibo ang some purpose po ng fasting po na yan. And kung hindi naman po talaga kayo pwede, kasi iba hindi po pwede mag-fasting sa pagkain dahil po sa health condition, pwede naman po yun. Iba nagfa-fasting sa, pag sinabing fasting, ito ay sa bagay na lagi mong ginagawa at pansamantala hindi mo nagagawin. Fasting po yun. Kung ikaw ay talaga nagbababad lagi sa TV, sa iyong panonood, pwede mag-fasting muna nang hindi mo na manonood kasi magpe-pray ka. So fasting din po yan. So anything na gusto mo na i-commit para sa Panginoon, so malaya po nating gawin po yan. And also, starting po itong January, ay may yung ating pong mga fellowships ng men and ladies and other youth pag Sunday afternoon, meron po tayong pagbabago po dyan. Yung ating Sunday afternoon ay gagamitin na po natin for discipleship, for trainings. So marami po tayong trainings na gagawin, tulad po ng CLDP and iba pong mga trainings. Doon po natin gagawin para tayo po ay lalong ma-equip and makapag-produce po tayo ng more workers. So ito po ay for free ang training po na yan. Wala po yung bayad, kaya kayo po ay iniinganyo po namin na gamitin po yung Sunday afternoon para lalo po tayong ma-equip, magamit po ng ating Panginoon. So yun po yung mga fellowships po ng ginagawa po ng Sunday sa nakaraan. Gagamitin po natin sa ibang araw na po yan. Okay? And para mas may bago tayong gagawin para sa panahon, more bunga ang ating pong makamit po dyan. So yun po ang ilang mga pa-announcement po sa atin para po sa taon, sa pasimula ng taon po na ito. And again, meron po tayo dyan suggestion box. Kung napansin po nyo sa gilid po natin, anyone, pwede po kayo mag-suggest para sa improvement pa ng ating services. Malaya po kayong magsulat po dyan. Ilagay nyo lang po doon. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Pwede ma-invite po muli kayong tumayo. At tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat po, O Diyos, muli sa unang linggo sa taon na ito.
Kami po'y dinako mo sa iyong tahanan para sambahin ka, Panginoon, na sama-sama. At salamat, Lord, sa pag-accept mo sa aming worship. And Lord God, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. At maging, Lord, sa aming pagbibigay. Lord, unang pagbibigay po namin sa unang linggo na ito, Panginoon, nawa mga handog na ito, O Diyos, ay maging kalugod-lugod po sa iyo, Lord God. At hayaan mo, Lord, ito po'y tinatanim namin sa matabang lupa kasi sa gawain mo. At hayaan mo, Lord, tulad ng pangako din sa iyong salita, Lord, masagana ding harvest ang aming marireceive, O Diyos. Salamat po, Panginoon, muli sa privilege na ma-express po namin through giving ang aming worship, love, and pag-obey po sa iyong mga salita. Thank you, Father. Ito po ang prayer in the name of Jesus. Amen. Kaya po, extend niyo po ang inyong right hand and tanggapin po natin ang benediksyon buhat sa salita ng Diyos na may pananampalataya. Now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. At ang bawat isa po ay magsabi ng Amen, and to God be the glory. Muli po, maligaya at pinagpalang bagong taon sa ating lahat.